Ayos sa model, relax lang mo diha, mga guys. Tora mo mga engineer. Mga engineer na mo, mga engineer. Tama, mga engineer mo. Ya sa mo, pauwi sa mo diha. Papay plano. Engineer P, engineer C. Iba na ang bansa. 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 Ano po pala? Lipay kayo po. Lipay. Muslim na ito? Lipay. Tubo! Poste! Poste! Tubo! Kapag ito naman, canyon to guys! Tayo naman ng canyon! Dito to? Oh, doon! Dyan! 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 Ang tubo, lumutangag il! Oh! Tubo! Ayaw na po kami ng tubo na may il guys! Tubo. Guys ha! Guys! Nakasabot kay Tagalog mga maninaw! Guys, ayo guys, tinawag na yung kan. Papa guys. Tinawag yung papa guys. Papa, papa! To! Down! Shout out ko dyan sa mga loy-loy team. Loy-loy? Mga loy-loy. Loy, lagunsa ka dyan, loy! Pusa na ba? Pus. Guys, sila hawak. Kuniti sana, kuniti. Diyan sa ka. Pressure around. Hi, hi, hi. Hi sa mga guys. Hello vlog, welcome to my guys. Hey, bali na rin lang. Tuloy na. Hello, hello. Ay,
I need chalalala in the morning. Hey guys, need to come in here. Okay, ano ka dyan? Hey bro. Tulog pa? Hey, tulog pala, iba kayo. Ayo pa? Ayo. Op! Balik kamay. Ay sa ha? Oka na. Ano ba? Lagi. Sure na ba? Ano? Lagi. Ano ba? Wala na itong ground. Hello. Yo. Balik ba? Balik na ba? Loy! Ring ready. Ipaslak po na ng ground nato ulit, bud. Isulod yun ba? Isulod? Eh, isulod yun. Okay na level niya. Oo. Iyan na, iyan na. Di kamuta, kamuta. Yeah. Yeah. Please shout out. Please shout out. Mabuti lang. Higda na ba? Mayot. Dua. Shout out, rush out, shout out. Magic
Sawat lang ko sa mga amigo na ko, tanan, biyasa. Biyasa. Nanas, Budri. Shout out lang sa mga amigo. Asa guglo ka bata? Tanggal. Rina. Oy. Okay na ni. Guys, ano ba? Hello mga guys. Ito na po tayo, guys. Dito na. Hey, get look. Aman tong pana to. Dito barde. Boy na ni pat mo. Banwan. Yes. Lo, tipi kasi dikit lang. Ang gusto ko ay ito. Op, duty, on duty dia pun. Ih, pouco senão meu lume. Ih, pouco senão meu lume, meu lume. Ganhei. Balin nyo ng damba at isa. Loy! Loy, balin ka, Loy. Balin na to. Ang damba, Loy. Balin na, Loy, ah. Shout out sa tanan sa taga Bunawan. Huwag mo nang ipugos. Puro na ako na ko. Shout out. Hello, Loy. Yung may zoom pa makita nila si buwan nila may tinitripad kini yung tubo matumba dito siya sa ito yan ay patagal na dito ay mahulog yung bakal dito kaya tripad kanawa niya ang libinda.
Hawakan mo ang aking tambay. Na. Lon, bantay sa dalon. Lon. Matunog ka, init ka ini. Dali lang. Kasi matunog si mong hubon ba? Si Mambo ka galit ka niya. Kasi nagay na ko daghan at tunog lang. Lami na kayo dili winding. Ina sila. Eh. Tipos gamit. Yan mga kamukil. Nakakas na tapos din namin sa isang araw. No? Bali 11 posti. Yan pakita mo pare ko yung posti. Mungkil. Mungkil vlogs. Sige. Shout out Loy. Shout out to. Shout out Loy. Rupang Junong. Amigo dia. Idol. Eh pare ni mo, pare. Si pare. Shout out pare. Shout out. Shout out. Shout out to Dra. What's up mga amigo. Shout out nga pala kay kisa ganing tumad. Si pare ni Uwa. Yan. Shout out. Shout out pare. Oh, shout out. Paring Rictan. Ako din sa Dubai. Basta da sa iyong balay. Okay ra. Okay. Hello. Okay, tapos na. So, right. Magandang hapon sa inyong lahat mga kamukil. No? Yan, kung nakikita nyo yung mukha natin mga kamukil, grabe yun. Oh. Mapula na mga, grabe ang itim. Di bali mga kamukil, no? Malinis naman yung pera. No? Kahit ma-itim at marumi yung ating mukha, malinis naman yung pera natin. No? Kasi galing sa pinagpaguran, kahit nasunog yung mukha natin, pero yung perang kinikita natin dito is hindi sunog. No? So, yan. Sarap kainin kapag pinagura natin no yung kinakain natin, right? So paabot tayo ng dagdag kalaman mga kamukil. Ayun, kung nakikita niyo mga kamukil, ito yung pangalawang palapag ng boarding house project natin no. Na kung saan yung sa baba natapos na no, pati sa pag-electrical no. Yung kulang na lang doon ay pagtira o yung gustong mga tumira no, pero hindi pa matirahan kasi ginagawa pa yung yan, lababo no. Yung kusina no. Kasi separate yung kusina nito. And then pati yung CR yan ginawa pa no. So pag matapos siguro yan, pwede nang patirahan diyan sa baba no. Okay. So magbigay lang tayo ng dagdag kaalaman mga kamukil. Kahapon na video mga kamukil, na-upload natin. Nakikita niyo, gumawa ako ng sapatos ng puste na bakal no. Yan. May video ako diyan kung paano ko 'to ginawa. Ito ngayon yung pinaka mahalaga no. Mga kamukil na makikita nyo kung paano ko siya trinabaho dito. Yan, ito. Kung napapansin nyo mga kamukila, yan ho. Yan na yung sapatos natin, ho. Itong mga bakal na to, yan, naka-weld dyan dito. Yan, kung napapansin nyo, full weld dyan lahat, no. Ito, saka, yan, alisin natin to. Yan, no. So, itong sapatos natin, hawak ngayon ng anim na bakal, no. Anim na kabilya mula sa puste natin yan. Yan, kita ba? No. So, isa, dalawa, tatlo. And then, dito sa kabila, isa, dalawa, tatlo. So, hawak niya ngayon yung sapatos na yan. And then, itong tubo natin mga kamukil, mula sa tubo natin na puste, i-winild ko pa dito sa sapatos natin. No? So, pati yan dito mga kamukil, hindi ko pa natapos ito. Ah. Yan dito sa loob mga kamukil, i-winild niyan yan dito. Sana ba yan? Ito. No, palibot yan, i-winild natin yan sa sapatos natin. Para naging, maging matibay yung
pusti natin yung pundasyon natin, no? Kasi metal lang to, no? Yung gamit natin, round tube. Ayan, papuntang taas, no? Ayan, kung napapansin nyo. Yung taas dito, mga kamugil, is 320 cm, no? Yung putol ko dito. Pero yung gusto ko na mangyari dito, mga kamugil, yung floor finish hanggang drop ceiling is 300 cm lang, no? Hanggang 10 feet lang tayo dito, no? Ginawa ko siyang 320 yung cutting. Bakit nga ba nag-cutting ako ng 320? Dapat sana, mga kamugil, pantay yung cutting mo lahat, no? Kung 300, 300 ka na lang. Sayang yung mga bakal na puputulin mo pa. Kapag kaganyan yung gagawin natin, mga kamugil, ang mangyayari dyan, kapag sarado 300 cm yung puputulo natin, magkakaroon dyan na bababa pa tayo dyan. Bakit masasabi natin bababa pa tayo dyan? Kasi pag maglagay na tayo ng bottom cord dyan, mga kamukil, para sa bubong natin, hindi natin alam itong pinapatungan natin flooring is libilado to, pantay to, no? Kung ililibil natin yan dulo na yan, mga kamukil, lahat, hindi yan libilado, no? So kailangan pa nating mag-adjust dyan ng konti para maglibil, no? So dyan na tayo kukuha ng 300 cm, mga kamukil, sa taas. Ilibil natin, palibot yan, paikot lahat ng mga pusti na yan. Para ang mangyayari, mga kamukil, magiging pantay yung bottom cord natin na ipapatong natin dyan para sa rafter natin, sa bubong natin, no? Yan, yung pagkadiskarte. Huwag natin putulin, mga kamukil, na direkta tayong puputol ng 300 cm. Kapag ka mga bakal yung pusti natin, ha, kailangan laging may allowance tayo. Doon na tayo mag final ng cutting sa taas na, mga kamukil, kung nakatayo na yung pusti natin. Bago tayo mag-cutting, ilibil muna natin lahat kung magkano yung gustong taas na gagawin natin. Halimbawa, 300 cm ka, mula floor finish hanggang drop ceiling, sukat ka ngayon sa isang pusti ng 300 cm. And then yan ngayon yung ilibil mo lahat ng mga pusti, no? So bago ka mag-cutting, so mangyayari dyan, pantay lahat ng pusti mo, no? Kung titingnan yung bubong natin, napakapantay yan. So yun yung diskarte, mga kamukil, ha? Dito na naman sa sapatos, mga kamukil, ayan, lahat yan may sapatos, mga kamukil, no? Basta lahat ng diskarte dito, mga kamukil, pinag-isipan ko muna ng mabuti, no? Kasi kung imagine nyo, mga kamukil, kung walang sapatos na ilalagay natin, nakarikta lang siya, nakapatong lang siya sa simento, sa flooring, and then i-weld natin rikta yung bakal, parang hindi ako komportable, mga kamukil, no? Ang tendency, binibigyan pa natin ng pagkakataon ang pusti natin. Pag tinatamaan yung bahay natin ng hangin, binibigyan pa natin pagkakataon na mag-flip-flip siya, no? Kasi kapag dito lang natin rikta i-welding, ayan, magkakaroon pa rin ng play yung pusti natin, no? Kapag ito lang bakal. Pero pag naglagay tayo ng sapatos, mga kamukil, ayan, hindi na natin binibigyan ng pagkakataon na magkakaroon pa ng play o pag-uuga itong pusti natin kapag medyo malakas yung hangin na tatama dito sa bahay natin. Alright? So, maging matibay yan. Idol mongkil, dapat sana hindi ganyan yung ginagawa mo. Dapat sana steel plate yung ginagamit dyan. Idol mongkil, mas matibay pa. At saka plastado. Tama, may tama naman yan kapag ganyang klaseng katanong, ano. Pero ang disadvantage kasi sa steel plate, mga kamongkil, unang-una, mas lalo kang magagastusan, no? Yung ginagawa ko, ano lang yan, angle bar lang yan na 3x10x2, no? Yung binili ko. Mas lalo kang magagastusan. Magkano yung isang steel plate ngayon, kahit yung pinakamanipis na steel plate na bibilihin natin, nasa 4,000, no? Yung pinakataas, 3,000 plus yung pinakababa, no? So, sa isang steel plate pa lang, yari ka na. Nagagastusan ka na. Hindi lahat magagamit yung steel plate natin. Paano yung natitira? Yung hindi na pwedeng gamitin. Tapon na lang yun. Kalawangin na lang yun. So, sayang, no? So, yung ginamit ko, angle bar, no? Sa halagang 685, mga kamungkil, solve yung problema, no? So kung magkano yung na-save natin kung steel plate yung binili natin, napakalaki ng sinave natin dito, no? So yan, sa diskarte lang yan, mga kamungkil, no? Sabi, ika nga sa kasabihan, kapag iskilado ka, puno ka ng diskarte. So yan yung pagka-diskarte. Lahat yan may sapatos yan, mga kamungkil, no? So gaya ng sabi ko, bukas pag maglalagay na tayo ng bottom cord para sa rafter natin, ilibil muna natin, no? Kuha tayo ng isang part dito sa pusti, susukatin natin ng 300 cm, no? Tapos ilibil natin lahat para maging pantay yung bottom cord natin. So, right? So, ano pa ba yung pwede natin mapaabot na kalaman? Alright? So, sa pagtatayo pala nitong pusti, mga kamukil, ayan, pinakauna nyo, kapag kaganito nyo ma-encounter nyo, mga kamukil, kailangan ma-eskwalado nyo to. No, huwag kayong aasa dito sa mga pusti nila. Ako dito, mga kamukil, may mga in-adjust na ako dito, no? Lahat ng mga pusti na yan, may in-adjust ako para maging eskwalado. Huwag nating susundan yung unang layout ng nagtrabaho ng bahay, no? Unang-una, sinunod ko yung layout nila, and then in-eskwala ko, medyo may kunting error, no?
So gusto kong ma-perfect, matama mga kamukil. So ayan, in-adjust ko ng konti, no, para magiging eskwalado, makukuha pa rin natin yung tamang tuwid na hinahanap natin sa isang bahay, no. Alright, so laging check kapag ganitong senaryo yung matrabaho natin, i-check muna natin yung sinusundan natin trabaho kung nasa squareness ba siya, no. Alright, so sa pagpapatayo naman ng poste mga kamukil, ayan, unang-una nakikita nyo may mga breeze ako, no. Kapag saan yung banda yung mga breeze mga kamukil, ayan, halimbawa ito, nakikita nyo yan, papunta yung breeze doon, no. So ang ilalagay natin label bar dito is dito, no, kasi yung kinukuha natin itong tuwid dito na part, no, ang tuwid nito. Kapag tumama na yung label bar sa tuwid niya, pwede natin i-fix, no. At kung matapos nating lagay yung breeze na yan, na i-fix na natin ang breeze na yan, so lipat na naman tayo. Kung kanina dito tayo naglagay ng label bar, lipat na naman tayo dito, yan, para sa breeze na to. So yan lang yung pagka trabaho, no. Oh sige, so yan na yung mga kasama natin mga kamukil, uwi na sila. So bukas mga kamukil, kasi wala pang tubular dito, dun muna ako sa kabila, ano, sa trusses. Tatapusin ko na yung trusses na yun, no, yung kabilang project natin, para tuloy-tuloy na tayo dito. Iwan ko lang kapag matapos yun dun mga kamukil, kung pabubunga na ng may-ari, no, nasa sa kanya na yan, no, kung tayo pa yung ipapabubung niya, no. Basta kapag hanggat kaya natin mga kamukil na tumanggap ng trabaho, tanggapin natin kung kaya pa natin, no. Ako mga kamukil, marami yung inayaw ang trabaho kasi hindi na kaya sa oras ko, no. So yan lang yung aking mapapaabot mga kamukil, no, sa inyong lahat ngayong araw na to, no. So yan, paano ko kinabit yung sapatos ng ating poste, no, paano ko pinapatayo itong poste, no, at saka ano yung mga diskarte kapag bakal na poste yung ating gagamitin, no. Yan, so sa mga nagtatanong saan makatipid, round tube o square tube, no, so mas makakatipid tayo sa tubular, no, kasi tubular kasi mas mura yun kaysa dito, no. Kapag ganitong senaryo, tubular yung gagamitin mo, mas mainam na doble, no, yung tubular. Maging 4x4 pa rin yung kalalabasan kapag ididikit natin yung dalawang tubular, no. Yan, so kahit na dalawang tubular gamitin natin, mas nakakatipid pa rin tayo kaysa dito. Mas mahal to, no, mas bigat sa bulsa yung presyo nito. Alright, so kapag tubular, laging tandaan, pwede nating idoble ang kalalabasan yan kapag ididikit natin yung dalawang tubular na 2x4, maging 4x4 din yung kalalabasan dyan, no. And then kung discontento pa kayo sa tibay, pwede nyong buhusan, no, buhusan nyo ng halo dun sa taas papuntang baba, yun yung pinaka mas matindi. Kung gusto nyo talagang matibay, yun yung diskarte, no, buhusan ng halo dun sa taas. Kapag natayo na yung puste natin tubular, buhusan nyo papunta baba hanggang sa mapuno yung puste nyo. So yun yung isa sa pinakamatibay, no. So ginagawa ko yan kapag tubular mga kamukil yung trabaho ko. Alright, so yan lang mga kamukilo. Maraming salamat po, naway sana huwag nyo kalimutang mag-subscribe, pindutin yung notification bell na magkikita sa inyong cellphone screen para kung sakaling may mga bagong videos akong i-upload, isa po kayo sa pinakaunang ma-update. And once again, Monkel on the vlog.